Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Main and Alden pa rin ngayong hapon. But before that, nais ko magpasalamat muli sa inyong mga samang pagsuporta sa mga daily updates patungkol po kay Main and Alden. Ito na, simulan na po natin guys. So, diba, nanalo po si Main Mendoza ng award. Pero guys, stress na po ang mga fans mismo dahil una sa lahat, kanina yung mga nanood po, alam ko may mga Aldab Nation din nanood po na Eat Bulaga kanina. At mga fans po, yung mismong mga fans ni Main Mendoza, yun po yung stress na stress. Dahil una sa lahat, hindi nga po binangkit mismo yung award. At hindi man lang po kinongratulate si Main Mendoza. So parang nakita po nila yung reaction po ni Main Mendoza kanina. Kasi ako, hindi talaga ako nanood ng TV. Pero nakita daw po nila yung reaction po ni Main na parang medyo ngiti-ngiti lang. Pero siguro deep inside, nasasaktan siya. Kasi una sa lahat guys, okay lang naman kay Main Mendoza yung mga nangyayari sa EP. So, ilang taon na bang ganun kapag may award po siya, hindi naman talaga siya kinukongratulates, di ba? So, nasanay na rin po yung mga fans na kada may award si Main Mendoza, talagang wala pong nadidinig. Both management, because hindi pa rin po binabanggit or talagang kinukongratulates si Main Mendoza sa award po na nakuha po niya. Naging ang APT at Eat Bulaga, wala pa rin pong pagbati po kay Main, which is okay lang naman. Kasi una sa lahat guys, kahit pa paano, di ba? Naingay, nagpaingay po si Main Mendoza sa social media, nag-top trend po siya sa ibang bansa at dito po sa Pilipinas dahil po mismo sa hindi lang pagbati po sa kanya ng congratulations dahil po sa award po niya. So top trend po si Main Mendoza dyan with 9,900 tweets because of their fans na talagang super nagpaingay po dito. Talagang nalungkot lang po yung mga fans dahil una sa lahat wala pong nadinig po kahit isa both side po sa management ni Main Mendoza. Pero at the same time, ganun pa man, congratulations. Dito babatiin natin si Main Mendoza. Talagang pinagpuporsigihan mo pa yung mga achievements na nangyayari at talagang natatanggap mo dito po sa industry. Sana patuloy ka pang mas matuto at gumaling po sa pag-host and the same time sa Main Goals. Congratulations, dahil may bagong episode po ang Main Goals. Ayan, by next year. So, masasabi po natin, sana more blessings to come and congratulations, more awards to come. Hindi ka man binati po sa EB, pero the same time, kami mga fans at mga vloggers, ibabatiin ka po namin ng congratulations dahil sa award po. So ngayon guys, merong update po kay Alden Richards, which is marami po siyang gagawin po ngayong endorsement shoot. And then the same time guys, lahat po ng mga nangyayari po ngayon, ayan, patuloy lang po sa 24C na meron pong ganap po kay Alden Richards today, which is meron siyang parang pang 3 days niya ata to, kundi ako nagkakamali sa 24C. So, nung nakaraan, naglalabas din po sila. First day, second day, ngayon, third day. So, mukhang medyo mahaba-haba ito, guys. So, medyo maganda po siguro yung isa sa mga ilalabas po na naman po ni Alden Richards na endorsement, which is bago po uli na endorsement. So, parang, marami pa rin po tayong hindi alam sa mga secret endorsement ni Alden. Sobrang bibiglain ka na lang talaga niya sa mga nakukuha niyang mga achievements. And the same time guys, kapag meron siyang bago, malalaman mo na lang, nakapost ng social media, wala siyang update sa mga fans. And also kahit yung mga admin po niya, hindi po nalalaman mismo kung ano po yung mangyayari po at happenings po na dumarating po sa kanya araw-araw. Kaya masay po natin guys, lagi po may panggulat po yan si Alden Richards kada meron po bagong shows, bagong endorsement, bagong mga proyekto. So talagang bibiglain ka talaga niyan at lagi po siyang nambubulat. Diba? Speaking of magbubulaga, sa ngayon hindi na po talaga muna siya makakapag-eat bulaga. So at the same time, baka by next year siguro. So 2023. So inaantay lang po talaga ng mga fans yon na makita muli siya sa Eat Bulaga. Yun lang po talaga isa sa mga gusto pong mangyari po mismo ng lahat. Nung makita po uli si Main and Alden na magkasama po sa EB, kahit ito lang Pasko na po. Yung Pasko na to, sana bumalik po si Alden Richards, pero at the same time, wala po mangyari yun. So, kaya expected na natin na wala talaga siya. Pero pag sa Japan, siguro, meron din lumalabas po mismo sa Japan na issue na parang kapag dito nagsalita si Alden, hindi talaga siya pasasamahin. Pero at the same time guys, kaya pong pumunta ni Alden Richards kahit mag-isa lang po siya sa Japan, di ba?
Diyos ko, pamasahe lang naman po sa Japan, Amerikano lang. And then may passport naman din siya. So, kaya-kaya niyang puntahan anytime, anywhere, everywhere, di ba? Kung sakali man, natotoo po yung sinasabi po mismo ng mga Aldo vlogger, and then the same time, kung totoo man mismo na pupunta nga si Aldo Richards sa Japan, sabi niya kasi noong nakaraan, dito daw siya nang papasko sa Pilipinas, kasama po ng family po niya. Ewan, baka siguro magbabago pa yon. Kasi yun po yung pagkakasabi po niya mismo sa isang interview, dito daw siya magpapasko ngayon taon kasi last year sa US po siya nagpasko. Pero at the same time ngayon, dito po siya magpapasko sa Pilipinas. Maaring mag-expected tayo na dito talaga siya or mismo magbago pa yung decision niya, di ba? Now, aabangan po natin yan, yung mga ganyang-ganap po ni Alden and Maine Mendoza. So, ayun lang guys. Thank you and see you for my next video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ko na. Hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang gagawin mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye-bye guys!